Bulang, sarap. Parang isang kulhat dugin na walang lasa. Sarap ah. Pwede na siyang ulamin. Promise ang sarap. Hello, what's up guys? At ayun nga, may parcel tayong dumating. At alam nyo ba kung ano ang laman nito? Well, samahan nyo ako at i-unbox natin ito. Ayan o, tignan nyo, excited na yung mga alaga ko. Alam nyo ba, isa ito sa mga pinakapaboritong treats ng mga dogs ko. Siguro may idea na kayo, no? Siya nga pala guys, kapag may dumating tayong mga parcels, ay make sure na hindi ito naaabot ng ating mga alaga. Dahil hindi natin alam kung anong mga bakterya o mikrobyong nakakapit sa packaging nito. At mas mabuting i-disinfect muna natin ito para masanitize dahil alam naman natin ng ating mga dogs ay kung ano-ano na lang ang dinidilaan. Kaya make sure na malinis ito bago natin hawakan at maaring pagmulan pa ito ng sakit ng ating mga alaga. I-unbox na natin guys. Grabe excited na yung mga alaga ko. Ganun din pala ang feeling ng mga alaga natin pag may mga natatanggap tayong mga parcels. Ayan, pet sausage. Mura lang ito guys, nabili ko sa Shopee. 59 pesos for 30 pieces, not bad. Parang 2 pesos lang isa. Akala ko nga mahal ito dati eh. Pero sa Shopee, mura lang pala siya. Alam nyo ba, sobrang paborito ito ng mga alaga ko. Sa katunayan nga, pinagtatoppings ko pa nga ito sa kanilang mga dog food. Ubus agad ito. 3 times a day ko sila pinapakain. At ang ginagawa ko ay tagkalahati sila ni Coco every meal para hindi masyado magastos. Minsan kasi ay nauumay din sila. Kaya ginagawa ko na itong toppings at minsan naman ay binibigay ko as snacks. Ever since nga ay hindi naman sila nagtae or nagkaroon ng sakit. At pwede kong i-recommend ito sa mga nag-aalaga rin ng dog dyan tulad ko. Dahil ito nga ay matagal na nilang ginagamit. Ito ay nabili ko sa Pet Time Shop sa Shopee. At sabi dito ay it is made of 100% fresh ingredients, special selected and processed from the finest ingredient, low fat, great for chewing fun, and best for training words. No need to cook and can eat directly. Ideal as an everyday treats and be consumed daily. At ang nutrient contents nito ay 35% calcium, 2% fat, 0.40% fiber, 7.4% protein, at 73% moisture. May feeding guide pala tayo para sa mga small size na puppy, 1 to 2 stick lang per time. At sa mga adults naman ay 2 to 3 stick per time. At sa mga medium size puppy ay 2 to 3 stick per time. At sa mga adults ay 3 to 4 stick per time. At sa mga large size naman na alaga natin, ay kapag puppy is 3 to 4 stick per time, kapag adult ay 4 to 5 stick per time. At para sa mga pusa naman, yung mga kitten ay 1 stick per time at yung mga adult ay 1 to 2 stick per time. Ito nga pala ay may tatlong flavor, chicken, beef at duck. At yung isang stick na ganun ay lalaman ng 15 grams. Kailangan din natin tingnan ang expiry date nito para siguradong hindi expired ang pinapakain natin sa ating mga dogs. At sa mga nagtatanong kung saan ko nabili, click na lang yung link sa comment section. I'm sure magugustuhan din ito ng mga alaga nyo. Ba't kaya sarap na sarap yung mga aso ko dito? Adik na adik sila dito eh. Tikman kaya natin. Tignan kaya natin kung anong lasa niya. Walang sarap. Parang isang kulhat dugin na walang lasa. Sarap ah. Pwede na siyang ulamin. Promise ang sarap. Disclaimer lang guys ha, huwag nyo subukang kainin kasi
exclusively for dogs lang talaga ito. O isa pa. Isa pa, last na to. Last na natin ito, last na. Baka ma-over sila. Oh, last na, last na. Ko. Parang, last na. Okay, tama na. Bukas ulit. Support naman guys. Just click the follow button and enjoy watching our videos. Bye-bye.